Finally, Nelesis, ito na nga ang pinakamurang full hybrid na compact SUV mabibili nyo ngayon. Silipin natin ngayong araw ang specs and features na itong GWM Haval H6. Biro nyo, Nelesis, within under 2 million na SRP ay kinumpleto na yata ng Haval H6 yung mga specs and features na hinahanap natin para sa ating pampamilyang sasakyan dito sa compact SUV na ito. Dahil full hybrid siya, free siya sa coding at magagamit niya siya 24/7. Hindi kayo mapipigilan ng coding na yan. Dito naman sa loob ay meron din siyang panoramic moonroof. Ayan o, sobrang laki. Social, di ba? Hands-free na power tailgate. Galing! Wow. Napaka-cozy na interior, wala ka ng cambio, rotary shifter knobs lang ang meron dito. Tapos, naka-leather seats at kung mapapansin ninyo, if you look closely, may seat vents pa. Kaya malamig na malamig ito kahit na mainit yung panahon. Idagdag mo pa dyan na meron dito adaptive cruise control. Kaya relax na relax ka na lang sa mahabang biyahe. Konting alalay ka na lang dito sa manibela mo, pusa na siyang mag-a-adapt, depende sa environment at mga sasakyan na nasa unahan mo. Galing, di ba? At bago pa tumaas ang kilay na iba para questionin ang reliability nito, ang GWM Haval H6 ay extremely popular sa Australia at maging sa Middle East. At kung di pa sapat sa inyo yan para mapayapa ang inyong kaisipan, ay meron siyang 5 years vehicle warranty at 8 years naman para sa kanyang hybrid system warranty. O diba? Saan ka pa? At kung di pa sapat sa inyo ang mga yan, by the way, ito din pala ang most powerful brand new car dito sa Pilipinas na under 2 million. Bakit? Ang engine nito ay 1.5T series parallel hybrid electric vehicle na merong 148 HP ICE engine at 230 Newton meters of torque. Pero dahil meron siyang combined electric motor, ay magre-resulta ito sa output tumataginting na 240 horsepower at 530 Newton meters of torque. O di ba? Under 2 million, ito yung pinaka-powerful na sasakyan na mabibili ninyo. Galing, no? Pag sinabi kasi hybrid, medyo pricey yan. Pero ang talaga binabayaran natin kung bakit tayo nagko-consider ng hybrid na vehicle ay dahil sa fuel consumption. At kung akong tatanungin ninyo para sa fuel consumption nito, ay nakakuha tayo sa city driving ng 20 kilometers per liter at sa highway naman ng around 22 kilometers per liter. Halos doblehin mo lang yung consumption ng ginagamit kong motorsiklo pang araw-araw at meron ka ng ganito kalakas at ganito kalaki na compact SUV hybrid vehicle. O diba? Sulit na yon. Marahil mayroon pang mas matitipid dito pero mas maliliit na sasakyan na yon. Pero sa kanyang category, powerful and fuel efficiency, perfect combination. Sa 2 weeks na paggamit ko sa sasakyan na to, Nelesis, ay ito yung mga favorite ko na driver assist aids na natuklasan ko sa kanya. Una, syempre, ay yung kanyang adaptive cruise control. Malayo palagi yung biyahe natin na tuloy-tuloy na expressway ay napakalaking tulong. Pangalawa ay ang kanyang emergency braking na kapag may na-detect niya dyan na may masasagasaan kay automatic na siyang magbe-brake para sa'yo. Ganon din yung rear collision warning. Ilang beses nga nagdesisyon na huminto itong sasakyan kapag nagmamaneobra ako paatras at nagugulat ka kasi kusa siyang umaatras pero nililigtas ka niyan sa possible na pwede mong maatrasan na object or tao maging sasakyan sa likod mo. Pangatlo naman ay yung kanyang lane change assist na kung mapapansin niyo yung kanyang mga side mirrors ay merong mga umiilaw dyan at nagbi-blink-blink. Every time na magsisignal ka at magsi-change ka ng lane, ay nadedetect ng sasakyan kung meron kang kasunod sa may bandang kaliwa or kanan mo. Kaya, magiging aware ka talaga kung safe nang lumipat ng linya. Very good talaga to sa mga beginners. By the way, meron din pala tong traffic sign recognition ni Desensa. At isa sa mga favorite ko ay yung kanyang speed limit recognition. Merong maliit na bilog dito sa speedometer na nakikita niya kung ano yung speed limit dun sa certain na lugar. When it comes to the looks ni Desensa, it somehow reminds me of a French vibe dito sa kanyang pinaka-front looks. Nagustuhan ko, itong kanyang front grills, Nelesis, napaka-cozy nung kanyang style. Gustong-gusto ko tong grills na to. Para siyang may optical illusion na parang gumagalaw-galaw yung paningin ko sa kanya, lalo pag nasisinaga ng araw. Magkakaiba naman tayo ng taste. Yung iba kasi ay hindi ganun kagusto to, pero sa akin kasi mas nagustuhan ko to para sa generation ko. Kasi kung alam niyo yung mga trend na watch ngayon, usong-uso tong teal na background sa mga watches. So, nagustuhan ko tong part na Haval dito sa gitna. O kayo, Nelesis, anong masasabi nyo? Comment nyo nga sa iba ba? And of course, meron tayong full LED na mga ilaw sa palibot dito at saka LED na rin yung kanyang mga fog lamps. Side profile naman niya, Nelesis, ang nagustuhan ko dito ay yung napakagandang complement na itong mga glossy black na trims niya dito sa kulay blue na color ng vehicle natin. Ang ganda ng pagka-blue niya, Nelesis, hindi na siya yung mga previous na sasakyan dating lumalabas na blue. This time, sobrang cozy nung pagka-blue niya, parang may pagka-sports car siya pag nakita niyo sa personal. Meron din siyang roof rails na naka-black trims. Pati na din yung mga trims dito sa mga pillars natin, kulay black din. Meron din tayong repeater sa side mirror at syempre yung camera natin. Tapos,
18-inch yung wheels para dito sa max na version. Kung tutusin, basic version pa to, pero hindi basic yung mga specs niya. Mas nagustuhan ko actually yung 18-inch na wheels compared dun sa 19-inch ng Supreme dahil mas makakapal yung kanyang mga sidewalls at meron naman tayong ground clearance na average for this size, which is 170mm. Pero sa everyday road condition, pumasa siya dun sa pinakamataas na humps na dinadaanan ko. Well, of course, this is SUV. Coming from a sedan, sobrang happy na ako dun kasi mabibigay niya sa iyo yung confidence na kahit saan ka dalhin, even nga sumabit ka sa gutter ay sumasampa lang to sa gutter, hindi ka matatakot na baka magasgasan or ma-damage yung sasakyan. Pagdating naman sa rear niya, it says, napakagandang tignan at napakasosyal netong kanyang LED light bars. Ayan o, medyo fan ako netong tuloy-tuloy na ilaw sa likod na ganyan. And of course, we will see here yung kanyang lettering ng Haval na naka-emboss yung kanyang bawat letters. And then of course, may konting chrome garnish, yung HEV, kaya kapag ka-question kayo, lalong-lalo na ng mga enforcer, ay pwedeng-pwede nyo ipakita at may katunayan kaagad na hybrid itong minamaneho nyo. Of course, we have our GWM badge here. One thing also na napansin ko at nakakaiba sa kanya ay meron siyang dalawang stop lamp dito na for me ay medyo nagpa-unique sa kanya. Yun ang gusto ko sa kalsada eh. Yung talagang unique at pansinin. And of course, dito din natin makikita yung kanyang hands-free na tailgate. At bubungad sa atin ang napakalaki na 600 liters na cargo capacity. And of course, kapag inangat mo to ay dito mo rin makikita yung kanyang hybrid batteries. Actually, mas maikli lang ng konti yung wheelbase nito compared, let's say, for example, sa Fortuner na 7-seater na. Pero ang nagustuhan ko sa kanya, Neden says, ay minsan kasi ang kulang sa mga SUV or mga crossover ay yung space dito sa likod, lalong-lalo na sa kagaya ko na mahilig mag-outing. Pero this time, para lang din ako nakasedan dahil meron na siyang space dito. Nagbabaon din ako palagi ng tire sealer and inflator from Extreme One kada biyahe ko para may peace of mind din ako kung ano man ang mangyari sa mga gulong ko. At the same time, ito rin yung medyo kakaiba sa kanya. Meron din siyang fire extinguisher dito sa loob na free na to kapag binili mo yung sasakyan. Naniniwala ako na dapat ay norm ito pagdating sa mga sasakyan. Lahat ng sasakyan ay dapat mayroong mini fire extinguisher. Well, syempre, of course, sa mga nagnenegosyo nating netizens ay pwede nyo rin ibaba yung kanyang dalawang seats para syempre mas madami kayong maikarga. Cool. Naka-power seats na rin pala tayo dito. Social na din siya. Pwede mo rin i-adjust kung uumbok yung inyong pinakasandalan dito para syempre sa inyong pinaka-komportabling biyahe. At the same time, ito yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanya, Netizens. Isa ito sa may magaganda talagang digital meter panel dahil yung kanyang information dito is very presentable. At the same time, makikita mo real time yung inyong consumption kung nagiging matipid ka pa ba sa gasolina or medyo nagwawalwal ka na. At saka, yung idle charging niya ay namomonitor mo din dito. At the same time, meron din tayo ditong infotainment system na kung saan ay parang siyang tablet. Pati yung pinaka-configuration niya ay parang isang tablet. Meron din siyang iba't ibang driving mode. Meron tayong normal, may eco kung gusto mong mas matipid pa sa gasolina yung makuha mo, may sports kung kailangan mo naman ng mas aggressive na power or let's say puno kayo dito, and of course, merong snow. In fact, naranasan ko na nga ito nung medyo napapunta tayo sa madulas na lugar at medyo uphill pa siya, nadudulas-dulas tayo. Just use the snow mode at mawawala na yung pangamba mo. Medyo nag-worry ako doon kasi baka dumare-diretso ako pababa or hindi ako makapanik. Pero once na naka-snow mode ka, mas easy na lang siya sa mga madudulas na kalsada. And aside doon, pwede nyo i-customize kung ano yung makikita nyo dito sa infotainment system niya. Para talaga siyang smartphone. Galing, di ba? And by the way, meron din pala itong Android Auto and Apple CarPlay. Tapos, may wireless charging tayo dito. May electronic park brake, auto hold, at saka pag binuksan mo to with just one touch of a finger, ay bubukas siya at meron na tayo ditong cup holders at pwede mo pang ibaba ito para maging mas spacious sa nalagayan. Dito rin pala sa taas na makikita mo yung kanyang mga reading lights, and of course, dito mo rin makokontrol kung bubuksan mo yung panoramic moonroof mo at pwede mo din siyang totally nabuksan para pwede ka nang sumilip sa labas. Kung nangangandidato ka or nagpaparada ka or gusto mo lang talaga na free at kita yung labas, ay pwedeng pwede dito. Galing, di ba? Of course, meron din tayong center armrest at isa pa sa mga nagpastig sa kanya, Netizens, ay meron din siyang extra charging port dito. Meron din tayong charger for the driver na dito mo i-coconnect. Of course, kung mag-coconnect ka na yung smartphone, meron pa siyang extra space dito sa ilalim. Kung hindi enough sa inyo yung lagayan dito ng cellphone, ay pwedeng pwede din dito sa baba. Plus, of course, yung glove compartment niya, at isa sa medyo nagustuhan ko talaga dito, ay yung smoothness ng pagkakadesign nila nung aircon vents dito sa sasakyan na to. Super seamless niya at napaka-elegante niyang tignan. Hindi siya yung parang nagpa-pop up. Super seamless lang niyang tignan. Na para naman sa passenger, ang pakaramdam sa kanya, Netizens, pagka nakasakay ka, ay parang napaka-soft and floating lang, which is yun naman talaga yung target market ng sasakyan na to, yung pang-family. And ang maganda sa kanya, wala siyang
center tunnel, kaya even for the third passenger dito sa middle ay hindi mahihirapan. May aircon vents din tayo dito, lalo-lalo na dito sa Pilipinas na medyo mainit, magugustuhan nyo to. And of course, isa sa favorite ko ay meron na din tayong charging port para sa mga passengers natin sa second row. Usually kasi mga sasakyan wala talagang ganito, pero napakalaking bagay niyan. And of course, hindi rin tayo tinipid dahil meron din tayong mga reading lights dito sa passenger seat. Para naman sa comfort, kung dalawa lang kayo, ay meron din tayo of course na center armrest with cup holders. Ang walang cup holders ay yung kanyang mga pintuan. Aside sa mga soft touches niya dito, ay naka-leather wrap din pala yung ating steering wheel na DeSense, and adjustable siya of course, both tilt and telescopic. May kanipisan lang yung kanyang pinaka-steering wheel na DeSense. To think na medyo malaki tong sasakyan na to, I wish na medyo mas makapal pa or mas thick yung kanyang steering wheel. But this one, of course, masasanay ka din naman through time na ginagamit mo siya. Soft touches naman siya, kaya ang sarap din sa pakaramdam imaneho siya. By the way, DeSense, napakaganda rin pala ng mga speakers nito, ha. Napaka-good ng kanyang audio quality. Kaya mai-enjoy ninyo kung makikinig kayo ng mga podcast at the same time kung magsa-sound trip naman kayo sa mga long trips. And of course, meron din tayong mga card holders dito. At saka meron din mga bottle holders sa either doors. Ilan pa pala sa mga safety bits nito ay yung kanyang 6SRS airbags, may ABS with EBD, may brake assist, ISOFIX, stability control, traction control, hill start and descent control, at saka TPMS. Para naman sa iba pa niyang driver assist, bukod sa mga binanggit ko kanina, ay meron din siyang blind spot detection, rear cross traffic alert, forward collision warning, cornering control, kaya kapag ka nasa corners tayo, even SUV ito ay meron kang confidence na medyo dumikit sa mga sharp curves. Especially na naitry na rin nila ito of course sa mga racetrack at even yung mga racers natin. Within the speed limit sa racetrack ay kayang-kaya talagang lumikuli ko ng walang kahirap-hirap. Pero syempre sa atin sa road condition, liliko tayo ng naaayon sa speed limit. Meron din siyang lane keep assist, lane departure warning, at saka traffic jam assist. O diba? Ang dami. Also DeSense, ito nga yung medyo naging standard ko na sa mga sasakyan nowadays na lumalabas ay yung kanyang 360 view monitor na kung saan real time talaga yung makikita mo sa paligid, kaya sa mga beginners or even sa mga experienced riders makikita mo talaga na sobrang laking tulong nito, lalong-lalo na sa mga masisikip na lugar at saka sa mga hindi mo gaano kita yung mga gutter. Sobrang gandang assistance nito at ikaw mismo ay sisipagin ka mag-drive kasi minsan nakaka-hassle na pumunta sa mga lugar na hindi ka sure, pero this time kahit saan ka mapadpad ay kitang-kita mo yung buong paligid. Ganun kasi yung feeling sa ganitong feature. O, convinced na ba kayo sa mga specs and features na itong GWM Haval H6 DeSense? Ang kanyang SRP ngayon para dito sa DHT Max ay 1,788,000 pesos. Para naman sa DHT Supreme ay 1,888,000 pesos. Para sa inyo, DeSense, sulit pa ang kanyang specs and features para sa price point niya? For me, sulit na yon. Especially na ito yung pinakamurang compact SUV na full hybrid na mabibili nyo ngayon sa Pilipinas. Plus, idagdag mo pa yung 5 years vehicle warranty at 8 years hybrid system warranty niya. Ano bang mga ibang sasakyan o motorsiklo ang gusto niyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan niyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye.